Salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Hiraya! Ngayon ay tatalakayin natin ang paksang lipunang politikal, prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin na ang tao ay panglipunang nila lang. Hindi maaaring mamuhay ng mag-isa dahil likas sa tao ang maghanap ng makakasama. Mula sa isa, kapag nakihalubilo sa iba at madagdagan ng dalawa o higit pa, ay makakabuo ng barkadahan na may pare-parehong interes at hilig. Habang dumadami ay nakakabuo ng pamayanan. Hawig sa barkadahan ang isang pamayanan. Pinagsama-sama sila, una na, ng kanilang kinatatayo ang lugar. Kultura ang tawag sa mga nabuong gawin ng pamayanan. Ito ang mga tradisyon, nakasanayan, mga pamamaraan ng pagpapasya, at mga hangarin na kanilang pinagbahaginan sa paglipas ng panahon. Habang lumalaki ang pangkat, nagiging mas mahirap pakinggan ang lahat at panatilihin ang dating nakukuha lamang sa pakiusapan, bigayan at pasensyahan. Kung ang magbabarkada ay nagkakaunawaan na sa kindatan, ang mga kapitbahay sa pakiramdaman at delikadesa, sa isang lipunan, nangangailangan na ng isang malinaw na sistema, pagpapasya at pagpapatakbo. Kaya naman, kailangan na ang konsepto ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagboto upang makapili ng taong mamumuno o pinuno. Dito nabubuo ang konsepto ng politika. Pampolitika ang tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang bawat isa ay malayang magkakaroon ng maayos na pamumuhay, makamit ang pansariling nithiin, sabay ang kabutihang panlahat, at ang napiling pinuno ang siyang mamamahala sa pamahalaan. Pamahalaan ang magpapatupad ng batas upang matiyak ang soberanya at mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa loob ng bansa na kailangan sa pagiging produktibo ng lipunan. Tandaan, ang pamamahala ay usapin ng pagkakaloob ng tiwala. Hindi ito iba sa pinagkaloob nating tiwala sa ating mga kabarkada o kasamahan sa pamayanan. Ito ay pagbibigay ng tiwala sa pamamagitan ng pagboto o pagpili ng tamang pinuno sa ating lipunan. May dalawang prinsipyo ang lipunang politikal. Ito ay ang prinsipyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity. Sa prinsipyo ng subsidiarity, tutulungan ng pamahalaan ang mga mamamayan na magawa nila ang makapagpapaunlad sa kanila. Samantalang sa prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity, tungkulin ng mga mamamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga akmang estruktura upang makipagtulungan ang mga mamamayan. Sa madaling salita, sa isang lipunang politikal, gamit ang dalawang prinsipyo na subsidiarity at solidarity, ang pamahalaan ay magbibigay ng tulong sa kanyang mamamayan tulad na lamang ng libreng pag-aaral o pagbibigay ng ayuda, pinansyal man o pagkain, na kung saan ang mga mamamayan naman ay makikipagtulungan sa pamahalaan tulad ng pagsunod sa batas o pagbabayad ng buwis.
Dito, magkakaroon ng bertud ng pagsunod, pagtulong, at pagmamalasakit tungo sa kabutihang panlahat. Ilagay natin ang lipunang politikal sa bawat sektor ng lipunan. Sa prinsipyo ng subsidiarity, ang pamilya ay maaaring bigyan ng pinansyal na tulong katulad ng programa ng ating pamahalaan na 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nakatutulong upang ang mga miyembro ng pamilya ay umunlad sa pamamagitan ng pag-aaral. May mga ipinatayo rin na paaralan, pamantasan o unibersidad ang ating pamahalaan kung saan pwedeng makapag-aral ng libre o sa mababang halaga. Ang barangay, katuwang ng ating pamahalaan, ay magbibigay ng mga serbisyo at seguridad sa kanyang mga nasasakupan. Halimbawa na lamang ang pagbibigay ng libreng gamot at mga programang pangkabuhayan at pagtupad ng mga tungkulin ng mga matatapat at maaasahang pinuno na pinili ng mga mamamayan. Para sa konsepto ng pagkakaisa o solidarity, kailangan pangalagaan ng pamilya ang isa't isa upang makapaghubog ng isang mabuting mamamayan kasabay ng pag-aaral ng mabuti, upang maging bahagi ng pag-unlad ng isang bansa sa hinaharap. Kung hinubog tayo sa ating tahanan at paaralan, tayo ay magiging isang masunuring mamamayan sa ating pamayanan. At ito rin ay makahuhubog ng isang mabuti at matapat na mamamayan na magbabayad ng tamang buwis upang makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Subalit hindi ligid sa ating kaalaman na maraming balakid sa mga prinsipyong ito tulad na lamang ng maling gawi na nakikita natin sa ating pamilya. Ang pag-aaway-away o tampuhan ng ilang miyembro na kasama natin sa bahay. Sa paaralan naman, ang maling paggamit ng mga kagamitan na binigay sa atin upang tayo ay makapag-aral o ang simpleng pagbabaliwala sa pag-aaral. Sa barangay, ang kapabayaan ng mga namumuno sa atin at ang iba ay pinagwawalang bahala ang tungkulin na dapat sana ay ginagampanan ng maayos. At higit sa lahat na balakid ay ang lumalaganap na korupsyon sa ating bansa. Alam mo bang sa pagiging matapat ng isang pinuno ay isang kilos ng pagtulong at pakikiisa sa ating bansa? At dahil sa mga balakid na ito, hindi nagtatagpo ang prinsipyo sa lipunang politikal. Ang kawalan ng pagkakaisa ang dahilan ng pagkakawatak-watak. Kailangang mawala ang mga balakid upang magduktong ang mga pisi, upang matugunan ang pangangailangang pangkabuhayan, kultural at kapayapaan. Tandaan, ang tingting kung nag-iisa lamang ay hindi niya magagawang makalinis. Ngunit kung marami ang nakabigkis, mas madali itong magagamit. Dito pumapasok ang kahalagahan ng bawat isa. Sa isang lipunang politikal, ito ay ugnayang nakaangkla sa pananagutan. Ang pananagutan ng pinuno na pangalagaan ang nabubuong kasaysayan ng pamayanan at ang pananagutan ng mga kasapi sa lipunan na maging mabuting kasapi nito. Ito rin ay proseso ng paghahanap. Paghahanap sa kabutihang panlahat at pagsasaayos ng sarili at pamayanan upang higit na matupad ang layunin nito. At ang pag-unlad ng isang lipunang politikal ay hindi lamang gawa ng pinuno. Gawa ito ng mahusay na pamamahala at pag-aambag ng talino at lakas ng mga kasapi sa kabuuang pagsisikap ng lipunan. Sa kabila ng dunong ng pinuno at ng mayorya, kung minsan mula sa isang salungat na opinyon, isinisilang ang pinakamahusay na karunungan. Sino-sino ang nagpakita ng ganitong halimbawa? Isa sa kanila ay si Martin Luther King Jr.
isang tinig lamang ng mga African-American na sumigaw ng pagkilala sa tao lagpas sa kulay ng balat. Ang sumunod ay si Benigno Ninoy Aquino, isang tinig lamang na nagpasimula ng pagsasalita ng marami pang ibang sinisikil ng diktaturang Marcos. Ang isa pa ay si Malala Yousafzai, isang tinig ng musmus na ninindigan para sa karapatan ng mga kababaihan ng makapag-aral sa Pakistan sa kabila ng pagtatangka sa kanyang buhay. At sa isang lipunang politikal, ang mahusay na pamamahala ay hindi mula sa itaas patungo sa ibaba. Kailangan ng pakikipagtalaban ng mga nasa itaas sa mga nasa ibaba. Ang gagawin ng pinuno ay ang gusto ng mga pinamumunuan at ang pinamumunuan naman ay sumusunod din sa giya ng kanilang pinuno. Pantay lamang sila sa isang lipunang politikal. Ang tanong, sino at ano nga ba ang boss ng lipunan? Ang tunay na boss ng lipunan ay ang kabutihang panlahat. Ang pag-iingat sa ugnayang pamayanan at ang pagpapalawig ng mga tagumpay ng lipunan. Para sa batayang konsepto, sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Una, paano makakamit ng tao ang pangangailangan pangkabuhayan, kultural at kapayapaan? Ang mga pangangailangan na ito ay hindi makakamtan bilang isang individual. Makakamit niya ito sa pamamagitan ng tulong ng pamahalaan o organisadong pangkat. Pangalawa, ano ang naidudulot sa lipunan kapag umiiral ang prinsipyo ng subsidiarity? Kung umiiral ang prinsipyo ng subsidiarity, mapananatili ang pagkukusa, kalayaan at pananagutan ng pamayanan o pangkat na nasa mababang antas at maisasaalang-alang ang dignidad ng bawat kasapi ng pamayanan. Pangatlo, bakit kailangan ng pakikibahagi ng bawat tao upang mapabuti ang pamumuhay sa lipunan o bansa? Kailangan ng pakikibahagi ng bawat tao sa mga pagsisikap na mapabuti ang uri ng pamumuhay sa lipunan o bansa, lalo na sa pag-angat ng kahirapan dahil ang kanyang pag-unlad ay nakasalalay sa pag-unlad ng lipunan.